So, ayun guys, na-install na natin yung LOL Wild Rift. And i-try natin i-open, ipapakita ko sa inyo yung loob ng LOL League of Legends Wild Rift. Ayan, so sa loading screen nag-download siya, preparing files. Pinapakita dito yung mga intro hero. So yun, kinlik. Ayan yung notice nila na may oras yung rank time. Then click natin yung Google Play. So pag click ng Google Play, may lalabas na pop-up. Then lalabas yung account na registered yung na ginamit nyo. And then click allow. Then maglo-loading na naman siya. Ayan. So, ito tayo ng profile. Diyan makikita nyo yung mga most played champions nyo. So, ayan. Ang ginagamit ko lagi si Jhin. Nagpa-practice pa ako. Actually, hindi ako LOL player. Luckily, nabigyan lang ako ng privilege ng Wild Rift para laruin ito. So ito, napakita nyo yung history. Ayan. Para i-defeat. Tsaka may konting victory. And then, next, punta tayo ng event. Ipapakita natin sa inyo kung ano yung mga special event nila dito. For alpha test. Ayan, si Miss Fortune. Then pupunta tayo ng settings. Dito sa general makikita nyo yung display match result, accept friend request, open invitation, invite pop-up. And then sa graphics, ayan, makikita nyo kung compatible yung device nyo, pwede nyo i-high, i-max out yung graphics niya. Yun nga lang, may difference sa battery kasi madidrain ng mabilis yung battery niya. So ayan. And then punta tayo dito sa may sounds. So dito sa sounds, ayan, typical settings lang kapareho ng Mobile Legends. Then sa controls, yan, makikita nyo may pagkakaiba sila ni Mobile Legends. Ayan, super quick chat, pwede nyo siyang palitan. Ayan yung mga list ng mga quick chat. Sa blacklist, yun. And then punta tayo sa store, ay sa may message pala, inbox. Yan siya, sa calendar, mga activities. Sa mga message, sa ano, friend request, sa store na tayo. Ayan yung mga champions or hero na pwede nyo mabili. Actually, nabasa ko na hindi lahat ng mga hero, champions or hero ay magiging available. So ayan, nasa list na yung mga champions or heroes na pwede nyo bilhin. Mukhang parang mas mababa siya ng konti yung value niya compare sa Mobile Legends. So ayan. So sa skin, ayan siya. Ayan.
pwede mo siyang isort into a category hero. Hindi ko alam kung anong tawag nila dito kasi hindi naman ako LOL player. So ayan, sa skins. Sa collections. Ayan. Actually, parang same lang ito nung sa store. Ayan, pati mga emotes nandyan din. Ito yung last na ginamit kong hero, si Jinx. Kung sa Mobile Legends, considered as marksman. Kasi ito yung mga attributes niya. Ayan. Mga spell. So, as default, nandun yung heal. Tsaka yung parang flicker sa Mobile Legends, yung flash. Sila. Then yung sa leaderboards and yung sa inventory ko. Then mga missions ko na nakumpleto tsaka hindi pa. Hopefully makumpleto ko to by this day. Then let's try to play. Yan. So merong rank, normal training at custom. Yung rank hindi pa pwede kasi dapat nasa level 10 ka. So pag na-install nyo to, lalabas yung tutorial. Kailangan nyo tapusin to para makakuha kayo ng rewards. Yan. Then custom, merong blind pick. So, pipindutin nyo lang yung start match kung gusto nyo. And then, punta kayo ng draft pick. Ayan. And then, punta tayo sa may normal. Ito yung ginagamit ko ngayon. So, yan yung normal. Mga online players. So, pipindutin nyo lang yung find match. And then, may lalabas doon na accept. And then, sa AI, merong intro tsaka intermediate. Siya. So that's all and thank you.